tumigil at umatras daw ang araw. Kung tumigil ang araw, ang force of gravity ay titigil din at maapektuhan ang ikot ng buong galaksi, kasama na ang ating mundo. Sa ganitong pambihira o superbilis ng pag-ikot ay magliliparan lahat ng bagay sa ating mundo. Sa law of nature, pwede bang mangyari kaya ito? Yan po ang ating tatalakayin sa bidyong ito. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid at mga giliw naming mga kaibigan. Maligayang pagbabalik po muli dito sa ating Munting Channel. At salamat sa Diyos sa lahat ng sumusubaybay sa channel na ito. Sana po ay nasa mabuti pa rin po kayong kalagayan na maabutan ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa ating Munting Channel at kung gusto mong ma-update sa ating magagandang content, na handang buksan ang kaisipan sa mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan na kapupulutan mo ng kaalaman, informasyon, kasaysayan at iba pa, ay huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe at pakipindot na rin po ang kampana ni Kampanerang Kuba sa ibaba ng video ito para lagi po niya kayong ma-update sa ating mga bagong video. Maraming salamat po! Alam nyo ba na ang programa sa kalawakan ng NASA ay abala sa pagpapatunay na ang tinatawag na myth sa Biblia ay totoo? Isinalaysay ni Harold Hill, president ng Curtis Engine Company sa Baltimore at isang consultant sa mga programa sa kalawakan, ang sumusunod na pangyayari. Isa sa mga pinakakahanga-hangang bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos ngayon ay nangyari kamakailan sa ating mga astronaut at mga siyentipiko sa kalawakan sa Greenbelt, Maryland. Ang bilis ng pag-ikot ng araw sa ating galaksi ay 200 kilometro kada segundo. Ang bilis naman ng pag-ikot ng ating mundo sa araw ay 30 kilometro kada segundo. Sa isang oras naman ay 108,000 kilometro. Kung tumigil ang araw, ang force of gravity ay titigil din at maapektuhan ang ikot ng buong galaksi. Kasama dito ang ating solar system kung saan kabilang ang ating mundo. Sa ganitong pambihira o superbilis na pag-ikot at biglang titigil ay magliliparan lahat ng bagay sa ating mundo. Sa law of nature, posible kayang mangyari ito? Bakit may leap year? Ano ang ibig sabihin nito? At bakit maraming kalendaryong ginagamit ang mga tao? Pagtatala ng mga kasaysayan ay napakahalaga ng ating kalendaryo. Sa pamamagitan ng kalendaryo ay nalalaman natin kung ano ang mga naganap sa nakaraan at magaganap pa sa kasalukuyan. Maliban sa kasalukuyang tinatawag na Gregorian calendar na sinusunod ng Kristiyano, ay marami pang ibang mga kalendaryo ang umiiral ngayon sa ating mundo. Popular sa mga ito ay ang Chinese calendar, Islamic calendar at Mayan calendar. Maliban sa mga ito ay napakarami pang mga kalendaryo na ginagawang standard sa kanilang mga bansa, tulad ng Hebrew calendar ng mga Hudyo na ngayon ay Israel, Hindu calendar na ginagamit ng mga nasa relihiyong Hinduismo, at marami pang iba't ibang kalendaryo na tulad nito ang sinusunod ng mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga kalendaryong ito, ang Gregorian calendar na kilala din sa tawag na Christian calendar na isinusunod sa pangalan ng isang papa na si Pope Gregory XIII noong taong 1582, ang tanging naging standard na kalendaryo sa ating mundo.
kung saan mayroon itong 365,245 bilang ng mga araw sa loob ng isang taon na tinatawag na tropical o solar year. Ang kalendaryong ito na isinusunod sa pangalan ng nasabing Papa ay isinaayos upang maging eksakto lagi sa pagdiriwang ng tinatawag nilang Easter, kung saan isinasabay ang okasyong ito sa tinatawag na equinox o equal, na ang ibig sabihin ay magkasinghaba ang daytime at nighttime tulad ng mga araw ng 20 ng Marso at 22 ng Setyembre. Sa kasalukuyang kalendaryong ring ito ay mirong idinagdag na isang araw sa bawat 4 na kilala natin sa tawag na leap year. Ang tanong ngayon, alin sa napakaraming kalendaryong ito ang masasabi nating eksakto at totoo? Kung suriin natin ngayon ang mga kalendaryong ito, marahil pumanaw na tayo sa mundong ito, ay hindi pa rin matatapos ang mga kwento ukol dito. Kaya upang madali ang ating gagawing pagtalakay, sa Biblia na lang tayo kukuha ng ating mga sagot. Karamihan naman sa atin ay naniniwala na lahat ng ginawa at nilikha ng ating dakilang Diyos ay eksakto. Mapabilang ng sukat at laki nito, lahat ay perpekto. Pagmasdan po ninyo ang magkabilang pakpak ng isang paru-paro, makikita natin kung ano ang nasa kaliwa ay ganun din ang sa kanan. Lubhang kamangha-mangha ang kulay at pagkabalansi nito. Maari po ninyong suriin ang librong Liber Abaci na isinulat ng isang Italian mathematician na si Leonardo of Pisa noong taong 1202 na tinatawag ding Fibonacci sequence o pattern enniture para sa mga sequence ng mga sukat ng lahat ng nilikha sa ating mundo. Ngayon, ikumpara natin ito sa oras ng araw at ng gabi. Lubhang kapansin-pansin na hindi eksakto at hindi magkasinghaba ang mga oras nito. At maski na ang binanggit natin kanina na equinox, kung saan ay halos magkasinghaba ang oras ng araw at gabi, ay hindi pa rin eksakto. May dahilan kaya bakit nagkaganito ang haba ng araw at gabi, at maski na ang pag-ikot ng mundo sa kanyang tinatawag na orbit ay kulang at hindi eksakto? Noon, bago magkaroon ng mga satellites sa NASA, ay nagkaroon ng isang-isang pag-aaral ang mga siyentipiko ukol sa mga pwesto ng mga bituin at araw sa ating kalawakan. Gumawa sila ng isang computer na ang tanging magiging function ay alamin kung saan nakapwesto ang mga bituin at mga planeta na malapit sa ating mundo. At para magawa ito ay kinakailangan nilang alamin ang bilang nga mga araw at taon kung saan nakapwesto ang mga bituin at iba pang tinatawag na celestial bodies na tulad nito. Ang kanilang proyekto ay magpadala ang NASA na mga satellites, at kailangan nilang matiyak na di babangga ito sa mabibilis at mga nagsasalimbayang astronauts at iba pang mga katulad nito ang ipapadala nilang satellites sa kalawakan. Ngunit ayon sa NASA ay nagkaroon sila ng malaking suliranin ukol sa bagay na ito dahil huminto sa pagbibilang ang dinidisenyo nilang computer para dito. At nang kanila itong pinasuri ay natuklasang wala naman palang depekto. At napag-alaman nila ang dahilan ng pagtigil ng nasabing computer ay nagkukulang o nawawalan ng isang araw ang pagbibilang nito. Lubha itong ikinalulungkot ng NASA
dahil sa mababaliwala lahat ang kanilang space program kung saan ginagastusan nila ito ng bilyon-bilyong dolyar para lamang sa ikakapagtagumpay ng nasabing mga proyekto. Para sa NASA, lubhang mahalaga sa kanilang proyekto ang bawat segundo kung saan nakapwesto ang mga nasabing celestial bodies sa ating kalawakan dahil isang nintis lang ay bilyong dolyar ang katumbas nito. Sa kawalang pag-asa ng NASA, kung saan sila kukuha ng kasagutan sa hinaharap nilang mabigat na problemang ito, ay isang scientificong kasamahan nila ang nagbigay ng pag-asa kung saan sinabi niya na sa pag-aaral nila sa Biblia sa kanilang Sunday School ay napag-aralan nila na pinatigil ng Diyos ang araw. Ngunit ang bagay na ito ay ikinataas ng kilay at hindi naging kapanipaniwala sa kanilang mga kasamahang mga scientifico sa pangunguna ng kanilang leader at consultant na si Harold Hill, presidente ng Curtis Engine Company sa Baltimore sa Greenbelt, Maryland. Si Harold Hill ng mga panahong yaon ay isang atheist na may mga aklat pang isinulat tungkol sa evolution ng tao. Ngunit dahil nga sa kanilang kawalan ng pag-asa, ay napilitan silang kunin ang Biblia at sinabihan ang kanilang kasama na ipakita kung saan sa Biblia nakasulat na pinatigil ng Diyos ang araw. At sa aklat ng Joshua ay ganito ang sinasabi: "At ang araw ay tumigil at ang buwan ay huminto hanggang sa ang bansa ay nakapanghiganti sa kanyang mga kaaway. Hindi ba ito nakasulat sa aklat ni Jasher? At ang araw ay tumigil sa gitna ng langit at hindi nagmadaling lumubog sa isang buong araw." Agad nila itong isinangguni sa computer at nagsimula naman itong umandar at nagbilang. Naitala nito ang nasabing nawawalang araw na 23 oras at 20 minuto. Tuwang-tuwa ang mga nasabing mga scientifico, ngunit ang kanilang leader na si Harold Hill ay hindi kumbinsido dahil kulang ito ng 40 minuto at lubhang napakahalaga nito sa kanilang programa. At ayon kay Harold Hill, "They read the Bible again and there it was, about approximately a day. These little words and the Bible were important, but they were still in trouble because another 40 minutes were still uncounted for, and this could be in trouble 1,000 years from now. 40 minutes had to be found because it can be multiplied many times over in orbits." Muli ay nalungkot at nanahimik ang mga scientifico sa NASA at sa pagkakataong ito ay muling binanggit ng kanilang kasamahan na relihiyoso na naalala niya na meron pa rin sa Biblia na pinaurong ng Diyos ang araw at sa tagpong ito ay nilait na nila ng husto ang kanilang kasamahang relihiyoso dahil para sa kanila, ano ba ang Biblia? Dahil sa kawalan ng pag-asa sa ikapagtatagumpay ng proyekto kung saan kukuha ng sagot sa nawawalang 40 minuto. Napilitan ang grupo ni Harold Hill na muling buksan at sangguniin ang Biblia at sa pagkakataong ito ay nabasa nila sa aklat ng pangalawang hari ang ganito: "At sinabi ni Isaias, ito ang magiging tanda sa iyo na mula sa Panginoon, na gagawin ng Panginoon ang bagay na kanyang sinalita. Magpapauna ba ang anino ng 10 grado o magpapahuli ng 10 grado? At sumagot si Sikyas, magaang bagay sa anino na kumiling ng 10 grado. Hindi, kundi pahulihin ang anino ng 10 grado. At si Isaias na propeta ay dumalangin sa Panginoon at kanyang pinapagpahuli ang anino ng 10 grado na nakababa na sa orasan ni Itchas. Nang mamamatay na si Haring Isikyas, ay dumalangin at humingi siya ng tulong sa Diyos at sa awa ng Diyos sa kanya
ay pinahaba pa ang kanyang buhay ng 15 taon. At upang maniwala siya na totoo ang sinabi sa kanya ni Isaias na pahabain pa ang kanyang buhay, ay humingi siya ng patandaan na kung pwedeng paatrasin ng Diyos ang anino ng araw at umurong nga ito ng 10 grado. Agad nila itong ipinasok sa data ng computer at namangha silang lahat dahil 40 minuto ang naging katumbas nito. Sa aklat ni Joshua ay mayroong 23 oras at 20 minuto at 40 minuto sa aklat naman ng 2 hari. Kaya eksaktong 24 na oras na katumbas ng 1 araw na hinahanap ng computer ng NASA. At ito rin ang dahilan kung bakit may 1 araw na idinagdag sa ating kalendaryo kada 4 na taon na tinatawag na leap year. Sa bawat 1 taon ay mayroong 365,205 araw at sa 4 na taon ay ginagawa itong 366 na araw upang maging eksakto ang kalendaryo ng Kristiyano at upang maisaayos din ang epekto ng nawalang 1 araw sa orbit ng ating mundo. Mga mahal na kapatid at mga giliw naming mga kaibigan, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating munting channel. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, please make sure to hit the like and share button. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli. Keep on learning while having fun only here in our channel. Sa Panginoong Diyos po ang lahat ng kapurihan.